magandang araw sa inyo mga kirog. Sa araw na to ay gagawa tayo ng suman. Ito ang step by step kung papaano magluto ng masarap at malinamnam na suman. Syempre, para hindi aksayado sa gas, tayo ay gagamit ng kalandi uling. At syempre, kailangan natin magpadingas muna. Habang inaantay natin ang ating uling na magkaroon ng apoy, i-prepare muna natin ang ating gagamiting dahon ng saging. Sa paghahanda ng mga dahon na ito, kailangan siguraduhin natin na pantay-pantay ang size o sukat ng gagamitin natin para sa ating suman. Medyo matrabaho at kakainin talaga ang oras mo sa paghahanda at paggawa ng suman mga kahirog. At pag naayos na natin ang sukat ng mga dahon na ating gagamitin ay gugupitin naman natin ngayon ang matitigas na bahagi ng dahon. Ito ang magiging kalalabasan kapag pinagpantay-pantay natin ang mga dahon. At ang sunod, ilalagay natin ito sa mainit na tubig para lumambot ang dahon. At pag malambot na ang mga dahon, pupunasan natin ito isa-isa para mawala ang tubig. Naman mga kahirog ang ingredients nating gagamitin. Isa na dito ang rice flour. Maglagay ng 1 kilo ng rice flour sa isang malalim na lalagyanan na kakasya ang lahat ng ating gagamitin. Sunod naman mga kahirog ang ating brown sugar. Gagamit tayo dito ng kalahating kilo ng brown sugar. At pagkatapos nun, hahaluin natin ito ng maigi. At sumunod ang ating asin. At pagkatapos, haluin ulit ng maigi. Sumunod, 2 malaking kutsara ng vanilla syrup. Ito ang magbibigay ng mabangong amoy at dagdag lasa sa ating suman. At syempre, ang walang kamatayang paghalo. Pagkatapos nun ay saka naman natin ilalagay ang ating buko juice. Dahan-dahan lang mga kahirog. Ika nga nila, slowly but surely. Pwedeng-pwede na nating idagdag ang ating shredded coconut mga kahirog. At gagamit na tayo ng gloves para sa paghahalo dahil kailangan nating haluin ito ng mabuti. Dapat lahat ng buko ay talagang mag-mix sa lahat ng ingredients na ating ginamit.
Ganito ang kalalabasan kapag nahalo na natin ng husto ang lahat ng ating mga ginamit na ingredients. At sa oras na ito ay pwede na natin itong ilagay sa ating mga ginupit na dahon ng saging. Hulma lang na parang apa ang mga dahon ng saging at pwede na natin ilagay sa loob nito ang ating mix na suman. At sunod ay ating ilalagay sa malaking kaldero ang lahat ng ating mga nagawang suman. Dahil sa liquid pa ang ating suman mga kahirog, ay dahan-dahan natin itong ilalagay sa loob ng kaldero para hindi sila matapon. At last step, ilagay na natin ito sa ating kalandi-uling. Malalaman nating luto na ang ating suman mga kairog kapag ubos na ang tubig sa loob ng kaldero at naaamoy na natin na mabangong amoy ng ating dahon ng saging. At yun, meron na tayong suman! Oh, mga kairog, bili na! So yun lang sa araw na ito mga kahirogs. Sana meron tayong panibagong natutunan sa ating bagong video ito. Hanggang sa muli! Bye!